init na Thursday morning, mga Tech Tropa! Hot na hot talaga dahil papaandaran tayo ng magic moves ng nagwagwapo ang Hot Hunks mula sa Australia! Mga Tech Tropa, mag-ready na kayo dahil they're here to set the fire on stage with their charm and jaw-dropping moves, magingay para sa Magic Man Australia! Grabe! Po, ito mga ito po ay nasa Southeast Asia at ang pinakaunang bansa at tanging bansang pupuntahan sa Southeast Asia ay Pilipinas. Hi guys! G'day mate! You're from Australia? So, tell us your names. You first. What's your name, bro? What's your name? My name is Will. Will? What's your name, bro? Nick. I'm Sean. I'm Jeff. My name is Carlo. And I'm Dante. Grabe to! Oh. Ang laking tao! So, how do you find the Philippines so far, Will? It's absolutely amazing. I've been learning a little bit of Filipino. Yeah? So what's the best thing about the Philippines? Anong pinakamaganda sa Pilipinas na gusto mo? What's the best thing that strikes you in the Philippines? Everything. I love the culture here. The food's amazing. Mm. It's, the weather's good. Mm-hmm. Can't complain. The ladies are beautiful. The ladies are beautiful. Let me Thank introduce you. And speaking of the ladies, Kuya Kim, this is a very important question. What qualities of a Filipina do you find most attractive? Yan. Like Mamang. Mamang here is single. Here's Mamang. Aww. Very pretty and single. Yes, I'm single, but I'm busy. Mamang is a perfect example of an exotic Filipino. Why? Yes. Beautiful, no? Magaganda. Maganda. Magaganda. Filipinas are beautiful. We all, Filipina women are very, very beautiful. Sarap mo. Sarap mo. Kasama. Masarap kasama. Kabandingan. Yes, masarap magluto. Masarap magluto. Ang sarap mo daw, Mamang. I'll cook for you. What Filipino food that you really like? Filipino food. Filipino food. Paella. Paella. Paella is Spanish. Iso. Everyone, I have a question. Do you think Jason, Kuya Jason, can audition to be part be of your honest. Group. Be honest! You can be honest! Jason, pakita mo, bro. Are you sure? Okay, this is the Philippine koala bear. Yeah. Can you teach me mga two moves of your sexy dance? Right, go. So, can you teach me? Show him. Okay, game over, bro. There. Show some basic. 5, 6, 7, 8. Pa! Whoa! Jason, do it. Wow! Yeah! Oh my God! Yeah. So your fans are so excited to watch your performance this weekend. So Will, please invite lahat ng mga fans, all the fans in the Philippines, to watch you this coming weekend. Okay, to everybody out there, we are going to be performing at the Newport Performing Arts Theatre on the 16th and the 17th of March. We can't wait to see you there for such an amazing night. Yeah. All right. Oh, so where can we get tickets to your show, guys? Teka muna, mama, ano ginagawa mo dyan? That's how Filipino women are. They're very hospitable. They cook, they wash your clothes, and then wash your face. Ito lang po, inumpisa na nga po ni Mamang yung paglaba. Inumpisa na din po ng Magic Man Australia po ang init at winawaringan ko po kayo. Kumuha na kayo ng tubig dahil mas mainit ang labanan sa kantahan mamaya yan sa Tahanan ng Kampiyon! At ito pa ha, nakaisang panalo na ang kampiyon na si Dania Villanueva. Makakadalawa kaya siya? Naku po, abangan po yan natin mamaya. At syempre, isasagad na natin ang pakikipagkulitan sa Magic Man Australia. Sila po ang lalaban para sa Ampaw Blessing sa mga Studio Tech Tropa! Yes! Susunod na yan, dito lang sa Tech Tropa!
po kay Jeric. Ito po, nag-e-enjoy po siya. Ano sabi? Ano sabi ni Jeric? Ano sabi ni Jeric? Message niya ako, sabi niya, masyado ka naman dyan nag-e-enjoy. Baby, ngayon lang. Alam niyo po, habang nag-e-enjoy po siya, ituloy lang po natin ang mainit at masayang umaga natin. At ready na kami mamigay ng ampaw blessing dito sa studio. Let's play! Hi! 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 Lalaban para sa Pink Team ang Magic Men members na sina Nick, Dante, Carlos, at Sean. At syempre para sa Green Team naman lalaban sina Will, Carlo, Jeff, at ang Magic Kuya ng TikTok Law, Kuya Kim! Ay, lalaban yan! Pakita yung abs, abs! Ayan o! Hello! Laban yan si Kuya Kim! Ito na, boys! You need teamwork and coordination for this game. We are going to play Caterpillar Carrera. Players! Go to your position. Position. Are you guys ready? Ready. I have a reminder. What? Don't lose your balls. The balloons. The balloon. Don't drop don't your balloons. Your balls, okay? You are not allowed to hold the balloon, okay? Habang pumapesto na po sila, bati muna po tayo. Happy birthday kay Hazel Ann Abelido at Elmer. Happy birthday. I guess everybody is ready. You have a one. Come on, let's go! Don't lose the balloon! Don't lose come the balloon! Come on! Don't hold the balloon! Don't hold the balloon! Okay! Come on! Okay. Halos okay, pareho they're lang! Coming, the sino pink, kaya mananalo? Who is this the is it, this is it! Come on, pink team! Ayan na! Eto na! Ayan na! Maliliit! Oo, malalaki! Hala, okay. Parang pa! Wow! The Green Team is the winner! Woo! Congratulations, guys! Guys, join us here! Yes! Congratulations! So guys, how was the experience? How did you find playing Hale Hale Hoy in TikTok Lock? Go! Very fun. Oh my god, that was amazing. I'm out of breath now. What was your winning strategy? Just keep moving. I don't even know. Pero nakakaloka, ang lalaki ng katawan nila, pero pinaglaro natin sila ng parkour games. Maganda nga yun eh. But guys, in TikTok Lock, we always have fun. And whenever we win here, all the prizes will go to our TikTok on the left and on yes. the right. Yeah. Tingnan mo, Mamang! Ano nangyayari sa iyo dyan, Mamang? Ano nangyayari sa iyo dyan, Mamang? Kinakapay ko na kasi may cosplay show pa sila. Ah, okay. Ito po, first time po nangyari po. Nag-show po kami habang po pinagsasampay. Yeah. First time po yan sa noontime show. Yeah. Mamang, kung pipili ka ng isa sa kanila, sino pipili mo? Ano ba? Kung pipili ka ng isa sa kanila, sino pipili mo? Plants versus Zombies. Guys, again, you promote the show. Yeah, promote your show again. Go. Ladies and gentlemen, on the 16th, 17th of March, we will see you at the Newport Performing Arts Theatre. Magic Man Australia, we cannot wait to meet you, Philippines. You can get your tickets from Ticket World right now. Thank you, Magic Man Australia, for joining us today. Susunod na po at inaabangan nating lahat ang banggaan ng mga awit na may pusong kampiyon. For sure! Intense na naman yan, mga tiktropa, kaya abangan nyo yan. Kwentuhan ba tayo? Mag-interview mo yung katabi mo. Okay, I have a question for you. If there's any place here in the Philippines that you would want to visit, where would that be? Try my house. Your place. Your place! Your house, ano? Your place. Your place! Your place! No, lang to. MM lang. Pero guys, I will see you on Saturday. What? Ito na. Bumili na ticket si Faith. She lives with her mommy. Cannot be her place. I'll take care of you, Malak. I'm just kidding. Okay, thank you everyone. At syempre, tanghala ng kampiyon na po sa pagbabalik ng ano yan, ng TikTok Lock. Pero bago ang lahat. Pero bago ang lahat. Sino ka? Wait, yung sa kanan mo, interviewin mo. Yung sa kanan mo. Yeah. How about if there any wait, place wait, here in the Philippines, where would you go? Man. We have where? Boracay, we have Palawan. Oh, we have El Nido. The beach! Yeah. Alam ko na, yeah. I would love to go and obviously visit the beaches and some agriculture and really immerse myself in the culture of the Philippines. Yeah! Yes! So I love that. Tanghala ng kapyo na po sa pagbabalik ng TikTok Live! Thank you, Magic Man Australia! Thank you!
Mamang, March 14 ngayon, alam mo ba, ang araw na to is International Ask a Question Day. Ah, talaga? Pwede ka magtanong ng kahit na anong tanong, kahit kanino. Ah, wow. Oh, may tanong ka ba? Baka may tanong ko sa akin. Ako may tanong sa'yo? Ah, may tanong ako para sa'yo. Ano, anong tanong mo? Bakit na pag natulog ka daw, nang basa ang iyong buhok, mabubulag ka daw? Sabi ng mga lola yan, mga matatanda. Ah? Ah, patanong mo sa lola mo. Tanong mo sa kay, nananahimik ako. Suba mag spirit of the grass. Tanong natin kay sir. Sir. Ah, tanong mo yan. Totoo ba na kapag natulog ka raw ng basa ang buhok, mabubulag? Alam, sabi mo makakalbo, mabubulag. Ah, pero basa ang buhok, sabi ko. Oh, mabubulag. Totoo ba 'yun? Lalabo lang po ang mata. Lalabo lang ang mata. Ang tunay na sagot dyan, walang mangyayari sa mata mo. Pag natulog ka ng basa ang buhok mo, mababasa ang unan mo, magagalit ang lola mo. Ganun lang yun. Yung pala yun. Oh, ganun lang yun. Pero Kuya Kim, bakit Mamang, pag sinasabi tumatawid yung pusang itim, malas daw? Yan kasabihan ngayon ay nagsimula sa medieval times sa Europe, naman natin sa mga Kastila yan. Ang mga pusang itim kasi ang tawag dyan ay witches familiar o mga alalay ng mga bruha noong unang panahon, mga mangkukulam noong unang panahon. Walang kinalaman yan. Malas yan pag nasagasaan mo yung pusa. Yun. Yun yun. Totoo yan. Malas yung pusa. Walang mangyari sa'yo. Pero ito, dito walang mamalasin. Walang malas dito. Lahat dito blessed. Dahil bukod dyan, ito ang isa ko pang tanong, sino naman kaya ang magkakampiyon sa tanghalan today? Tutukan yan dito sa Tanghalan ng Kampiyon! At narito na nagbabalik ang ating mga inampalan, our guest judge, songwriter and record producer, R&B crooner, Daryl Ong. Daryl Ong! Concert stage performer and queendom diva, Jessica Villarubin. Multi-platinum artist and OPM hitmaker, Renz Verano. Diba? Ang ating mga magagaling na inampalan, ngayon naman po, kilalanin na natin ang dalawa nating kalahok, Arvin Swalibio. At Lucky Robles. Sila ang sasabak sa Unang Bangkan! Parte ka ng isang grupo noon. Anong grupo ito? Part po ako ng Malabon Concert Singers. For 2 years na po. Pero kasi yung group na yun, nabuo siya during pandemic noong 2021. Pero paano makakapag-concert? Eh, pandemic nga nun. Ayun nga po yung challenge dun sa grupo namin during pandemic phase. Kasi may times po na may curfew, pero kaming choir, parang tumatakas sa mga barangay para lang po makapag-rehearse. Kasi during that time po, parang may event kami nakakantahan or may preparation po sa aming competition sa abroad po, sa ibang bansa. So nakapag-compete kayo sa ibang bansa? Yes po. Nakarating po ang aming grupo sa Indonesia and Singapore po. Yeah. Galing naman. Nanalo po kami ng Grand Champion sa Open Choir category. Good luck! At thank you, Miss Faith. Kaya mo yun. Thank you po. Arvin Swalibio ng Navotas. Arvin! Hi, Arvin! Magandang ang ganda nung kinanta mo. Kanta ni Ogie Alcacid, nakabatch ko nung college. Ay, talaga ba? Oo, magkabatch kami niyan sa UP. Ang ganda ng kantang yan eh, kasi pwede mong ialay sa iminamahal mong tao. Pwede mong gawing worship song, ialay mo sa Diyos, di ba? Tama po. Husay. Ayan, ito, alamin natin kung ano naman masasabi natin mga inampalan. Hi, Arvin. Una ko masasabi, ang ganda-ganda ng boses mo. Ang ganda-ganda ng chest voice mo, buong-buo. Nagandahan ako dun sa yung ginawa mo sa word na bagamat. Bagamat, parang binilong mo lang siya. Tapos yung kalipas na ang mga sandali. Nilagyan mo siya ng ano, yung ang sarap, ang ano, parang may, punong-puno ng emosyon. Punong-puno ng emosyon yung linya na yon na nagandahan ako dun. Siguro ang masasabi ko lang, although nauunawaan ko yung kaba nandyan, siguro yun din yung factor kung ba't merong parang gigil. Siguro bawas nang sa onting gigil kasi pag medyo nang gigigil tayo, mas may tendency na mag-swerve o lumiku yung mga tono. Kasi may kumbaga, nadidiinan mo kahit hindi dapat. Arvin? Ay! May tao yata. Arvin! Sino po yun? Arvin! May tao? Arvin. Diyan na yung delivery. Arvin, yung simula maganda. Maayos. Yung bigay, yung bulong,
yung ano ng boses mo, yung laki ng boses, tama-tama doon sa simula. May napansin lang ako na sa bawat, parang napagod ka eh. Yun ang napansin ko. Sa tingin ko, kaya ka nagkukulang, kaya ka kinakapos sa pag-reach ng notes, mali yung breathing. Sa tingin ko, yun ang nagkakaroon ka ng problema, kaya ka kinakapos. Kasi madalas, sa dulo eh, sa kanya, yung nag-iisa pa rin, yung alay pa rin sa kanya, doon sa dulo, yun ang napapansin ko. Siguro, kailangan, bago mo kantahin yung isang linya, mag-breathe in ka ng enough air para masuportahan mo yung dulo. Yun. Yun lang ang napansin ko. Oo naman pala. Yes. Pero dahil dyan, syempre, ano naman kayang score ang bibigay ng ating mga inampalan? Arvin, ang ibinigay ko sa'yo ngayong araw ay... 2 stars! Arvin, ang stars na ibibigay ko sa iyo ay 3 stars! Arvin, ibibitin muna natin yung score mo ha, dahil yung score ni Daryl mamaya natin ibibigay. Sa ngayon, kilalanin na natin ang ating pangalawang kalahok, Lucky Robles! Ano bang masasabi mo tungkol sa pagkanta mo? Matagal ka na kumakanta. Yes po, at the age of 2, nag-start na ako kumanta. 2? Parang wala pa ako alam dahil. Ganun parang alam ko no, nung 2 years old ako. Pero ko kumakanta ka na, yung mga ham-ham lang, para mga ganun. Main words na din nung time na talaga? Yun, age of 2. Oh tapos gosh. Ano yun, pag naiyak yung dad ko nun kasi nung time kasi na yun, galing kasi siyang abroad. Uh-oh. Tapos nung pinakanta nila ako nun, so nagulat kasi galing. Nakakanta na. 2 years old! Pinabalitaan ko kasi, na parang dapat hindi ka na makakatungtong talaga sa pangalan ng kampiyon dahil may nangyari sa'yo. Yes. Yung half ng body ko po, para pong nangangalay. So, nagsisimula po siya sa arms and then yung mismong face ko po, oo, parang bumababa siya. Oh. Tapos yung pag kumakanta po ako, kusang nanginginig yung lalamunan ko nang hindi ko sinasadya. Kaya sobrang takot ako nung rehearsals kasi instead of hitting the right notes, iba yung lumalabas dun sa gusto kong mangyari kasi yun yung pini-prevent nung ano. Tapos yun nga, natakot ako that time talaga. Sobra. So you rushed to the hospital? Yes, nagpa-check up kaagad ako. Oo, tapos nakita nga po nila na okay naman yung blood pressure, naman. Nakita lang po talaga na sobrang pagod po talaga. So, sobra. Overfatigue po talaga. This is your lucky day? Yes, this is my lucky claim and blessed it day. Okay. Yes. So, good luck sa'yo. Thank you po. Thank you. Ingat salamat lagi, po. Ha? Thank you po. Lucky Robles ng Mandaluyong. Uy, kakaiba yung lucky rendition niya, no? Oh. Kakaiba. Ngayon ko lang narinig yung ganyan. Sino ba kumanta niyan? Jed Madela o Gary Valenciano? Gary ba? Marami na eh, no? Oo. Okay. Tignan na natin. Ano kaya masasabi ng ating inampalan? Yung feel ng pagkanta ni Lucky, parang may resemblance ng kay Sir Gary. Mm-hmm. Pero yung range niya, tsaka yung technique, parang kay Jed. Mm-hmm. Actually, kilala ko si Lucky noon pa. Nagkakasabay kami sa Pinoy Pop Superstar. 2007-2008. I am lucky na hindi siya ganun kagaling noong panahon na yun. Pero ngayon, ha? Pero ngayon, sobra. Grabe yung technique, yung pakiramdam, yung puso. Ang galing-galing mo. Ang galing mo. Saka ka naiiyak ako. Saka ka pakinig sa kanya. Oo, nagsimula pa siya. Parang tumutuloy yung luha ko. Wala? Kasi pinagdaanan talaga. No, akala ka ba wala ka ng stress ngayon? Wala na, wala. Niwan ko na. Ay, sorry. Ay, talaga. Ay, naku. Ay, wala. Wag na. Naku, nanonood pa naman ngayon yun. Lucky. Aram mo, naramdaman ko yung kanta mo. Wala akong masabi. Galing mo eh. Lucky ka rin tapo eh. Ikaw raw eh, naging coach ka rin. Yeah, okay. So, kung may sasabihin man ako, coach to coach. Gandang laban to! Kung may sasabihin man. Your rendition is different from the
original that I used to hear. Maganda yung iniba mo. Although meron lang sa akin lang to, sa akin lang. May gusto akong sana ni-retain mo na ibang melody sa original. In order for us to matandaan yung talagang ano ba yung kantang yun. Oo. It was full of expression. It was full of expression. Your falsetto is very nice. The switching from natural to falsetto and falsetto back to the original is something else. Maganda. Yun. Hala! Eto na! Anong score naman kaya ang bibigyan natin mga inampalan? Lucky, ang ibinigay ko sa iyong stars ngayong araw ay... 4 stars ang binigay ni Renz. Lucky, dahil pinaiyak mo ako today, ang stars na ibibigay ko sa iyo ay... 4 stars ang binigay ni Jessica. Mamaya na natin ipapakita ang score si Daniel. So far, si Arvin meron na pong 5 stars at si Lucky naman na may 8 stars. Ang hahamon sa ating kampiyon ngayon, papangalanan na ng inampalan sa pagbabalik ng tanghalan ng kampiyon dito sa... TikTok Lock! Eto na, Daryl, oras na para malaman namin kung anong score ang maibibigay mo para kay Arvin. Arvin, ito ang stars na bibigay ko sa iyo. 3 stars ang binigay ni Daryl. Arvin, you have a total of 8 stars. Ano namang score ang ibinigay mo kay Lucky? Lucky, ito ang lucky stars for you. 5 stars, Lucky! You have a total of 13 stars. Congratulations, Lucky! Ikaw ang hamon sa kampiyon ngayon. Isa lang sa kanila ang magwawagi, kaya naman talagang do or die ang bakbakan dito sa... Back-to-back tapatan! At yan ang back-to-back tapatan ni Lucky at Denya. Wow. Magkaiba, no? Magkaiba yung estilo, magkaiba ng genre. Mahirap to. Ang manalang kampiyon ay tatanggap po na tumataginting na 10,000 pesos! At sa bawat araw na magtutuloy-tuloy ang kanyang kampiyonato, tuloy-tuloy din ang paglaki ng kanyang cash prize. Eto na nga, mga inampalan! Sino po ang mas umangat? Para po sa akin, bilang isang singer and naging kontesero rin, siguro po, masasabi ko, pag dumating yung pagkakataon, dapat alam nating sunggaban by giving our best. Pero darating po ang panahon na hindi enough yung best natin. So during those times, napaka-importante na marunong tayong ipagpatuloy yung laban. Huwag tayong mawawala ng gana. Try lang tayo ng try dahil darating din yung tamang panahon para sa atin. So Kuya Kim, Mamang, ito po ang aming napiling mananalo. Ito na, alamin na po natin ang scores na ibinigay po ng ating mga inampalan. Denya, meron kang 6 stars. Lucky, meron kang 13 stars. Ikaw ang bagong kampiyon na hahamon sa susunod na kampiyon. Woo! Congratulations! Ayan, at syempre makakatanggap ka ng 10,000 pesos. At mas marami ka pang mapapanalunan kapag nagtuloy-tuloy ang iyong kampiyonato bukas. Ikaw naman, ako, ano namang masasabi mo? Lucky. Grateful and blessed po. Sobra. Araw-araw din tayong hindi mauubusan ng suwerte, paandar at pampahappy. Kaya kita-kits ulit bukas dito lang sa... TikTok Live!